Ayan. So, I highly recommend these blushes kasi number one, these are all local brands and sobrang gaganda nung pigment nila, nung shades nila. And number two, it is sobrang affordable nila kasi these are all under 200 pesos. Ayan. And lahat ito must try. Hello guys! Welcome back again to another vlog. So if you're new to my channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell for you to be notified whenever I have new videos. And wala na ako. And for today's agenda, today's video is all about blushes since I'm receiving a lot of inquiries and questions about what are my favorite blushes or what are the blushes that I use. So for today, I'm gonna be sharing it with you. And so I have here 1, 2, 3, 4, 5 brands ng blush and approximately 10 blushes kasi meron dito is isang product. Meron akong 5 shades. So, i-swatch ko lang din sila para makita nyo sila. Pero, itong mga blush na i-share ko sa inyo is ginagamit ko talaga to. And ito yung talaga yung mga blush na pang everyday look and yung pang drunk blush, ganun, yung pang fresh lang. Like this one, ayan, o, diba? So, without further ado, let's start with our first blush. So, our first blush is, nga pala, all these blushes are under 200 pesos, I think. Meron lang isa dito na palette kasi siya na may kasamang bronzer and highlighter. So, hindi ko sure, hindi ko pa siya na-check ulit kung 200, under 200 pa siya. Pero, ayan, let's proceed to the first blush palette. So, ang aking first na favorite na ginagamit is ito. Ayan, alam nyo na ito, diba? Ito yung Squad Cosmetics na Squad Contour Blush Squad Cosmetics na Squad Contour and Blush in the shade Spill the Tea. So makikita nyo, di ba? Ni-review ko na to eh. Meron ako nitong yun yung first vlog ko, yung full face review ng Squad Cosmetics. Ayan. So it comes with this. Meron siyang dalawang pan ng blush, isang pan ng bronzer and isang pan ng highlighter. And ang net weight nito is 20 grams. And ang expiry niya is 2022 pa. So, diba nung nireview ko to, una kong nireview is, ang nagustuhan ko lang dito is yung blush. Kaso, konting problema lang is, diba nakikita nyo, sabi ko ang nung una kong vlog is, magkapareho lang sila ng shade. Sana na iba to para merong variation. Pero, other than that, maganda naman siya. Kaso, powdery nga lang siya. Like, kita niyo ba yon? Isa pa. Ayan. Powdery siya, pero sobrang ganda nung pigment niya and yung color niya, yung shade niya. Kasi ito yung gamit ko ngayon. Ayan. O, diba? Hindi siya yung nananapak na blush na palagi kong ginagamit. Ito yung subtle lang. And sa highlighter naman, is maganda din yung highlighter niya. Ito yung ginagamit ko, other than dito sa favorite ko na Ever Bilena. Ito kasi more on gold siya, yung shimmer na. Ito, more on champagne yung shimmer niya. Also yung contour. Yung contour ha, in fairness, nagugustuhan ko na siya ngayon. Kasi diba nung unang review ko, sabi ko, ayaw ko ng gantong shade. Yung parang mag-gray undertone. Pero ngayon, ito na yung ginagamit ko. Hindi na yung
even na face 3 ko, ayan, diba, nose line, sa contour, as bronzer, ito na yung ginagamit ko. So, na-maximize ko na yung laman ng pan na to. And, sobrang solid nito, promise. Yung, kasi sobrang laki ng pan, ayan o. And, almost everyday ko siyang ginagamit. Sobrang ganda niya. So, i-swatch ko nga pala to. Nakalimutan ko na swatch. So, ayan, swatch ko na lang dito. Ito yung unang shade ng blush. Blush lang yung, i-swatch ko ngayon. Hindi ko nasama yung dalawa. Kasi tungkol lang naman sa blush yung video na to. Ayan, o diba? Kamukha lang sila. Next blush naman is I have two blush dito na from the same brand. Which is itong Curline. Ayan, ito yung dalawang blush na ginagamit ko from Curline. Laglag, sira na kasi ito. Uy, crack na ito. Ayan. So, the first is ito muna, Curline Oil. Ito muna, Curline Oil Control Blush On. Ayan, o, diba? Lumang packaging pa nila yan. Ito yung in the shade Rosy Cheek. Net weight niya is 3.5 grams. Sobrang gusto ko ito kasi sobrang mura nito. Parang last check ko is 95 pesos lang to. And available siya sa Watson, sa Mercury. Basta available siya kahit saan. And ito naman, sa pang nagtatanong nga pala, kung saan to available, nakita ko is available na to sa mga Watsons, sa Robinsons, Selected Robinsons pa lang, and SM Department Stores, available na siya. And back to this, ayan, ang unang favorite ko na shade nito is yung Fresh Tomato, yung mga anong kulay nun? Basta fresh tomato siya, yung parang ma-orange red. Ganon, yung nananapak na blush on. Ganyan, yun yung ginagamit ko talaga lalo nung college. Tapos bumili lang ako nito. Tingnan nyo, nagtagal na to eh. And nag-crack na nga siya. Yun ang itsura niya. Pero ginagamit ko pa rin ito hanggang ngayon. Ayan, bumili ako nito kasi gusto ko ako mag-try ng ibang shade. And maraming shade din to. Meron din yung peach. Tapos meron pang parang starlight ba yun, yung manood. Kaso hindi ako ganun sa, hindi ako masyadong into nude shades when it comes to blush. Gusto ko talaga yung pink, red, ayan. Kung di nananapak na red, is ganito, yung mga subtle na pink. Ganyan yung mga blush on. And nasabi ko sa inyo, kung beginner and gusto nyong maghanap ng murang blush on, natatagal sa inyo and magugustuhan nyo. And with wide range ng shades, ito talaga yung una nyong bilhin. Less than 100 pesos to. And next naman from Curline is ito. Na ito yung kanilang Curline na multi-pot. Ayan. Ito is in the shade Head Over Heels. And ang net weight niya is 2.2 grams nga lang. Mas madami itong Curline na 3.5 grams. Boom! Lalo nang nabasag. And ito naman kasi is cream siya, cream type. Ayan, nung nakita nyo, palagi ko itong ginagamit, lalo na nung college. And malapit ko na siyang ma-heat pan. Ayan, o. Lagi ko nakikalimutan na swatch. Swatch ko muna ito, oil control na. In the shade Rosy Cheek. Ayan, o. Dito nyo ba? Yeah. So next naman is balik tayo dito sa Curline na multi-pot. 'Di ba bago nung unang release nila nito is medyo konti yung shade range nila, pero ngayong March 2020 nag-release ulit sila ng bagong mga shades and mas maraming makikater na skin tone. And gusto ko pa nga ulit na bumili ng ibang shades nito kasi grabe yung Curline, parang nanguubos talaga ng pera ngayong 2020. Ayan. Ang problema lang, since cream type nga siya, ang problema lang dito is sobrang oily niya. As in, kapag tinapat mo siya sa araw or kapag nainitan siya na hindi mo naman sinasadya, makikita mo na sobrang gross nung gilid niya kasi sobrang nag-oil talaga siya. Sobrang dami niyang oil sa formula niya. And ayun, since cream blush nga siya, is kailangan mo talagang gamitin siya before ka mag-set ng powder. Kasi kapag nag-set ka na ng powder, tapos pinatungan mo nito, mali-disturb nito yung powder mo and foundation mo underneath. So, and mahirap din siyang i-blend. So, ayun. Tapos, yung longevity naman niya, nung sinuot ko to,
Nung unang bili ko kasi nito, sinuot ko to agad. Tapos, yung longevity niya, madali siyang matanggal kasi hindi siya kadulad ng ibang cream blush na. Di ba kasi kapag cream blush, dapat mas natatagal kaysa sa powder blush. Kaso ito, ang bilis ng matanggal talaga. Pag humulas ka, mahuhulas din to. Parang sumasama siya sa pawis mo, ganun. Ayan. Shade nito is Head Over Heels. Head Over Heels. Ayan, pangit mo naman mag-swatch. Ito, girl. Ayan. Sabi ko sa inyo, di ba, yung mga shades na I'm into in blushes is, kung hindi na nanapak na red, is yung mga subtle na pink. Ganon. Ayan, so yung next na blush naman is from Sassy Colors. Ayan, napakita ko na to sa inyo noon. Sinmatch ko na rin ata to. So ayan, this is from Sassy Colors in the shade na Creamy Cinnamon with the net weight 6 grams and local branding to. So ayan, as of now, yung tatlong brands na pinapakita ko sa inyo is puro local brands yan. So eto, nakita ko to kay Tony Sia and sobrang underrated nga nung brand na to, yung Sassy Colors, kasi sobrang hirap niyang hanapin. Wala siya sa mga Watsons, ganon. Tapos nakita ko lang to sa department store sa may SM Pampanga. Ayun, doon ko siya nahagilap. Tapos mayroon lang siyang isang stall doon na nandun lang siya. Tapos nasa pinakailalim pa nga siya, nanungkat ko talaga kung meron bang Sassy Colors doon. And good thing I found it. Madami din tong shades, meron din yung mga more on nude, peach, ganon. Pero ito yung kinuha ko kasi hindi nga ako more on nude na blush. Pero tatry ko bumili minsan, tatry ko din. So, sobrang ganda nung, ayun o, sobrang fine nung kanyang powder. And meron siyang konting shimmer. Kapag nagaganto ako na, pagkapag ito yung ginagamit kong blush, kahit hindi ka na mag-highlighter, okay lang. Kasi meron siyang konting shimmer na mga gold. Ayan, kasi ang problema nga lang dito is, ayun o, medyo powdery lang siya. Ayan, swatch muna natin. Di ba? Parang magkakamukha lang sila. Isa pa. Ayan. Alam mo, parang dupe to nung Wet n Wild na blush. Ayun, sobrang ganda nun. Gusto ko nga bumili nun kaso nakita ko to. Ayun, sabi ko, ganun din naman yung formula niya tapos sobrang lambot na. Ayan. So, ito sobrang steal talaga nito kasi worth it talaga siyang hanapin. Kaya hinanap ko talaga siya kahit saan pang palop ng SM Department Store. Ayan. Kasi sobrang laki niya. 6 grams nga. Tapos, compare mo dito na ito na ngayon. 3.5 grams lang. Tapos, ito 6 grams. Tapos, ang ganda ng formulation nito. Grabe, parang hindi siya local brand. Parang high-end. Ganon. Tapos, yung presyo niya is nakakagulat kasi parang nabili ko lang to for 120 pesos noon. Hindi ko alam kung nagtaas na tawa kasi medyo nakikilala na si Ate Sid. So 120 pesos lang siya and sobrang steal. We're down to our last two brands. We're down to our last two brands. So itong next na product na to is palagi ko na itong pinapakita sa inyo dahil tuwing nagme-makeup tutorial ako, palagi ko itong ginagamit kasi palette to. Ayan. This is the Eevee Advanced na Face Trio in the shade Fig. Diba? Frope na palagi ko siyang ginagamit is, ayan o, sobrang dumi na niya. Sobrang ganda nito. Ayan, sulit din to. Kasi as you can see, palette din siya na meron kasamang contour, blush, and highlight. Yung highlight nito, di ko alam kung same lang nitong, ayan, di ko alam kung same lang sila eh. Pero hindi ko kasi ginagamit yung highlight na to. Kasi ito nga yung ginagamit ko. Not sure kung same lang sila. Kasi parang pareho lang naman. Darker nga lang to. More on, parang ma-bronzy, ganun. Pero, back to our main topic, which is the blush. So, ayan, makikita nyo is parang mga pink-violet na siya, ganun. Deep na, pink na, parang mauve pink. Ayan, ito din ginagamit ko din to palagi. Ayan, pero sa palette nito, diba, kasi makikita nyo na mas ginagamit ko yung contour, pero not now, kasi nagustuhan ko na yung palette ng Squad Cosmetics. Meron talagang ganun eh. Yung first impression mo, hindi mo gusto, pero as time goes by, magugustuhan mo din siya.
Ayan. Ayan yung shade niya. And nakalimutan ko kung magkano ko to binili. Kasi sa Lazada ko din to binili, eh, nung 12-12 din. Ayan. Sobrang still din ito kasi, ayan o. Madami din siyang laman. Ang lang net weight ba ito? 10 grams. 10 grams, parang 200 plus to. Hindi ko lang sure. Ilalagay ko na lang dito. Kung magkano siya. And yung blush niya, hindi naman siya ganun ka-powdery. Tingnan nyo, kahit ganunin mo, walang na malalaglag. Di katulad nitong sa Sassy Colors na konting ganun lang, nalalaglag na. And that's one good point. Tapos, may kasama ka pang mirror. O, oh, diba? Ayan! So, ayan! Haba! So, for our last blush, ito is another cream type ng blush. This is from... Wait, paano ko bahawakan? This is from Unicorn Dream. Sana nga lang. Hirap kasi. Gusto ko kasi hawakan lahat. Ayan. Wait, asan na yung unahan niya? Yan. This is from Unicorn Dream. Ito yung kanilang Dream Blush na merong 5 shades. Ito, pinadala din nila sa akin to. So, ito ay good for 24 months. And it has 5 grams. Oh, diba? Lahat ng mga blush nandito is local brands. So, we need to support local brands. Kasi, minsan yung local brands, mga dupe lang ng mga high-end mga product, ganyan. Hindi mo na kailangan bumili or gumastos ng malaki. Kasi, dupe lang naman yan. Minsan kasi sa mga makeup brands, sa mga makeup products, ayan o. Diba? Yung shade range, nagagaya-gaya lang yan. Yung pangalan lang talaga yung pinabayaran mo dun minsan. Kasi, ayan. Kasi pati sa formula, pati sa... Bakit ko ginaganon? Pati sa formula, ganyan. Minsan nagkakatalo lang din sila dun. So, ayan. Pakita ko lang sa inyo yung mga... Pakita ko lang sa inyo yung mga shade. Ayan. So, first shade is we have Cream Puff. Ayan. Kung ano yung kulay dito, ayan, yun yung kulay niya doon. Yun yung shade niya. This one is Cream Puff. More on peachy tone. Pero mga light, ganun. Next is... This one, that is Sweet Pea. And then, eto, ma-red na to. Fresh Beach. And then, fourth one is Bloom On. And the last one is, eto yung darkest. Blush mood. Parang more on dito ako sa tatlo. Kasi ito yung mga gandang kulay. Ayan, dark. And then ito kasi is more on mga peach. Ganon. Pero ang ginagamit ko lang kasi dito is itong dalawa. Saan yung H? Fresh Beach and Blush Mood. So, swatch muna natin yung Blush Mood. Ay nga pala, pag bumili ka ng isang Dream Blush, meron siyang free na kasamang cute na flat top brush pang apply. Ito. Ayan. Meron pa siyang tatak na Unicorn Dream. O, diba? Shala, may pa flat top brush. Ayan. Ganyan yan pagka binili mo. Let's first watch the Fresh Beach. Kasi ito talaga yung literal na little goes a long way. Konti lang. Kung kailangan mo. Wait, parang dito ko dapat iyan. Kasi dito ko kunin. Okay, dito dapat. So, yung to. Ayan. So, swatch ko lang. Yan, ang pangit ng swatch ko. Ba't ganun? Ayan, di ba ang ganda ng kulay? Ayan o. Ganda ng kulay! Ito yung mga nakaka-fresh talaga, yung mga perfect pang beach, ganun. So, try natin siya dito. Ayan na, nag-set na ako ng powder. Ipapatong ko siya. So, kahit nag-set ka ng powder, okay pa rin siya. Hindi niya madi-disturb yung mga... nasa ilalim. Mga product sa ilalim. Sobrang ganda talaga nito. Ito yung mga pang fresh lang, drunk blush, ganun. Wait lang, wala! Alam, sobra ata. Ayan, meron ko lang blush na blush ko. Ayan, gusto ko lang pakita sa inyo na ang ganda talaga ng shade na to, di ba? Tapos, sa other side naman, is gamitan na siya ng brush.
tatlong dot ulit. Pero ubusin na natin yung lasa. Naparami yung lagay ko ito, yung... Gamitin ko yung free na flat top brush. Ayan. So kapag nag-powder ka na, medyo mahirap na kapag brush yung gamit mo. So mas madali kapag kamay, finger, yan. Ayan, o diba? Ganda. Ayan, so this is Fresh Beach. Tama ba ako? Fresh Beach. Nakalimutan ko kung magkano to, magkano ba to. Lalagay ko na lang ulit dito. Ayan, so yung next shade na favorite ko from this collection is ito in the shade Blush Mood. Tinitipid ko to kasi maganda yung shade niya eh. Ayan. Ayan, so ito yung Blush Mood. More on parang ma-plum na siya, ganyan. Pero maganda din to, pang ganito, pang dito, pang drunk blush. Sobrang perfect na. Kaso hindi ko na nga siya matatry sa akin kasi meron ako. So ito na yung mga blush na favorite and ginagamit ko. And by the way, speaking of Unicorn Dream, catch me live on Sunday at 3 p.m. Magla-live po ako sa kanilang FB page at 3 p.m. nga. I'm gonna do a Get Ready With Me, a Q&A, and a giveaway. So, meron kang chance na manalo ng or other Unicorn Dream products. Hindi ko alam kung set yung bibigay nila. So, just stay tuned. Pero, ayan, fix na yan na it's on Sunday, 3 p.m. Ayan. So, ayan. So, about this naman, sa mga Dream Blush nila, mas maganda tong Dream Blush ng Unicorn Dream kesa dito sa Cream Blush. Kesa dito sa Cream Blush ng Caroline. Kasi ito, sobrang dali talaga niyang matanggal. And ito, hindi. Tapos, kahit ipatong mo to sa powder, ayan o, mabiblend mo pa rin siya. Hindi katulad nito na talagang nag-streak talaga siya. Diyan makikita mo na merong hindi siya ma-blend, mahirap siyang ma-blend. So kailangan talaga ito under powder to. Ito kahit under or top of powder, okay siya. Ayan, so inayos ko lang yung mga swatches. So ito sila. Etong dalawang, unang dalawa is from Squad Cosmetics na Spill the Tea palette, and then the third one is from Caroline All Control in the shade Rosy Cheek. And this is yung multi-pot nila in the shade Head Over Heels. Ito naman is Sassy Colors in Creamy Cinnamon. And then the Eberbilena Face Trio in the shade Fig. And then these two are from Dream Blush ng Unicorn Dream. And this one is in the shade Fresh Beach and Blush Mood. So ayan. Pwede na silang screenshot para may reference kayo kung gusto niyo man silang i-try. So, ayan, we're done. Ayan, sana nagustuhan niyo yung mga blush na ginagamit ko. Sobrang nire-recommend ko talaga to kasi number one, it is all a look. And so, number one kasi nire-recommend ko talaga so I highly recommend these blushes kasi number one, these are all local brands and sobrang gaganda nung pigment nila, nung shades nila. And number two is sobrang affordable nila kasi these are all under 200 pesos. Ayan. And lahat ito must try. So kung naghahanap kayo ng mga perfect blush for summer, for drunk blush. And kung naghahanap kayo ng affordable na blush na gusto nyo munang i-try, must try tong mga to. Ayan, ililink down ko na lang sa lahat sa description box yung lahat ng mga shades and product names nito. Tapos kung saan nyo sila pwedeng bilhin. That's it for today's video. Again,
If you haven't subscribed to my channel, please do subscribe to my channel and click the notification bell so you're notified whenever I have new videos. And then again, catch me live on Sunday at 3 p.m. at Unicorn Dream Inc.'s FB page. So, and then you'll see me there at 3 p.m. on Sunday. I'm gonna do again a Get Ready With Me, a Q&A, and a giveaway of Unicorn Dream products. So,